Parang hindi na espada to eh. Parang sinasakyan mo na yung espada. Parang may dalang-dalang cross. Kamusta ka, barkada? Tayo yung nagbabalik sa Blakso Pruto dito sa Roblox, mga kabarkada. At yes, hindi po kayo namamalikmata, mga kabarkada. Tama po kayo na nakikita. Hindi nyo po kailangan magsalamin tulad ko. Tama po yan, nakikita nyo, hindi kayo namamalikmata. Meron po talaga akong hawak na napakalaking hollow sight. Oh my goodness, tingnan mo naman. Napakalaki no. Oh my goodness, slap trip nito, mga kabarkada. Kasi kanina nagba-bounty hunt po ako sa may public server. Tapos meron po akong nakitang player na may malaking hollow sight. At sabi ko, paano nangyari yun? Bakit ang laki ng hollow sight niya? At ito nga po, mga kabarkada, nagawa po natin siya. At technically, gumagana pa rin po siya ng parang hollow sight at napakalaki niya. At the same time, eh medyo madaya siya, mga kabarkada. Kaya parang ayokong gamitin pang PvP. So hindi nyo ako makikita makipag PvP gamit to kasi madaya siya, mga kabarkada. Kasi kung nakikita nyo naman po, eh napakalayo po ng range niya, mga ang layo ng range. Tingnan mo, nahahampas ko yung skeleton ng ganun kalayo. Oh my, tingnan mo, ang layo niyan guys. Oh my goodness, napakalayo. Nakita nyo ba? Napakalayo nung range nung hollow sight. Oh my goodness, grabe na tong hollow sight na to. At hindi ko lang alam, mga kabarkada, kung lahat ng weapons ay pwede mong palakihin tulad nito. Pero kanina talaga, yung player nangikipag PvP siya gamit to. At feeling ko bannable to. Feeling ko mababan ka kapag ginawa mo to kasi technically madaya talaga siya. Isipin mo ang layo ng range mo tapos hindi ka naman nakabuda. Oh my goodness. At technically, kaya mo po makukuha to, mga kabarkada, gamit po yung Buddha fruit. Tingnan mo naman, alayo no range. Pati ba yung skill nito malaki? Hindi, normal lang yung skill eh, no? Oh, normal lang kasi laki lang ng player. Pero grabe yung range, hindi nagbago. Tingnan mo yung range. Anlayo nung range. Pwede kang makipaghabulan nito, tapos palupaluin mo lang yung kalaban na kahit lumayo sila ng lumayo, mahahampas mo sila. Oh my goodness, napakalakas ng karakter natin, oh. Tingnan mo naman, buhat na buhat niya yung hollow sight kahit napakalaki eh. Tapos syempre, para po magawa niyo siya, mga kabarkada, kailangan nyo lang po ng Buddha fruit. At syempre hindi ko alam kung yung unawakened pwede. Try natin mamaya yung unawakened. Pero ang kailangan mo lang po gawin ay mag-transform. At kapag ikaw ay nag-transform, ikaw po ay mag-untransform, ah. Kita mo? Big brain, untransform. Pero dapat mabilis kang pumindot. Parang ganito, pipindutin mo yung Z. Tapos pagkatapos pindutin yung, pipindutin mo yung 3. Very easy. Very easy, ang laki kagad. Tingnan mo naman. So technically yung range niya, parang kinukuha niya pa rin yung range dun sa may Buddha. So technically parang ka nakabuda. Pero yung damage sa'yo, masakit pa din. Hindi ka talaga nakabuda technically. Kung nakikita nyo, ang sakit. Pero yung range mo, nakabuda ka. Tingnan mo. Ang layo no range. At syempre, paano natin malalaman kung maganda talaga to kung hindi natin itatry gamit yung ibang weapon? Syempre, itry natin to sa ibang mga weapons. Lalo na dito sa May Curse Dual Katana. Let's go! Let's go! Unlucky! Unlucky ni... Oh my goodness! Parang ang may hawak-hawak na poste. Teka yung range, range, range. Oh my goodness! Ang layo no range! Ang layo no range! Lap trip talaga nung nakita ko to. Oh my goodness! Lahat ata ng spada pwede mong gawin to. So hindi ko alam kung i-update ni Blacksprout to. Pero gumagana kaya to sa mga iba pang weapons. Halimbawa sa gun. Gumagana kaya to sa gun? Kasi kapag malaki ka, teka, try natin. Pag Buddha ka, ginamit mo yung gun. Malaki din ba yung gun? Ay, hindi, maliit, no? So, kahit mag-gun ka, hindi siya gagana, no? So, kahit i-5 mo to, hindi malaki yung gun. Pero yung accessories ata, lumalaki sa pagkakaalam ko, eh. Ay, kaso, ang problema nga yung update, yung accessories, ay hindi na siya nasa inventory mo. Nasa items na siya. So, kahit magpaliit ka o magpalaki, hindi mo siya mapapalaki na malaki sa'yo. Nagigets yung ba yung logic na yun? So, ang pwede mo lang talagang palakihin ay itong mga weapons. So, kapag meron tayong Dark Katana, so kapag naka-equip yung Dark Blade natin at tayo ay nag-shift at number 3, oh. Love trip pa din kahit espada lang yung pwede natin gawin ganito. Tingnan mo naman. Unlucky. Pwede ba ito i-hacky? Oh, pwede! Pwede siya! Oh my goodness, ang gara talaga nito. Feeling ko bug to. Hindi talaga to feature sa pagkakaalam ko. Imposibleng maging feature to. Hindi to pwede maging feature ng laro kasi madaya to, bug to. At wag nyong gagamitin to pang PvP kung ayaw nyo maban. Feeling ko mababan yung mga gagamit ito. Pero ang overpower nito sa PvP, oh. Tingnan mo naman, magkakampas ka lang ng ganyan, oh. Maganda sana kung pati yung mga skill lumalaki, ano. Kasi hindi lumalaki yung... Lumaki ba? Parang lumaki yung skill. Lumaki ba yung skill? Feeling ko lumaki yung skill. Wait lang. So pag ginamit natin
ito na normal lang. Tapos yung dark air slash, try natin. Dark air slash. Ay, hindi. Ganun talaga. Malaki lang talaga yung skill. Okay, akala ko pati yung skill lumalaki. Ito ang gusto kong makita. Ang espada na malaki. Teka. Tingnan natin. Oh! Oh my goodness! Grabe, parang wala na nga sa bibig yung isang espada. Weh, nakalutang na lang siya sa langit eh. Ang lupit nitong ano na to, bug na to. Ang angas ng pagkakagawa. Tingnan mo naman, ang layo pa ng range mo. Iniskilan. Punis. Tatamaan ka talaga ng spada nito kapag ganito kalaki. Wala kang magagawa eh. Tingnan mo naman. Sige, lapit ka oh. Hindi ka makalapit no. Hindi kayo makalapit. Manis. Lahat talaga ng spada pwede mong gawing malaki oh. Tingnan mo yung Bisento. Ang lupit ng Bisento. Napakalaki. Tingnan mo. Malaki na nga siya ng normal. Pinalaki pa lalo. Oh my goodness. Para ka talaga may... Parang hindi na espada to eh. Parang sinasakyan mo na yung espada. Ang laki ng espada talaga. Hindi ako makaget over. Oh my goodness. Tingnan mo yung espada na yan. Anong klaseng espada yan? Ito talaga ang totoong espada. Ayan. Tingnan mo na. Oh my goodness. Parang may daladalang cross. Ano to? Tingnan mo naman. Ang laki ng dark dagger. Tingnan mo naman. Oh. Tapos ang layo pa ng range. Ang OP nitong ano na to. Tingnan mo, pwede mag-grind nang hindi nilalapitan yung kalaban. O kaso tumutusok yung dark dagger. Ano ba naman yan? Lumalapit din sa kalaban. Wala rin sense eh. Pinaghahampas. Pinaghahampas sa malayo. Andaya nung ano na to. Bug na to. Tingnan mo, hindi tayo lumalapit sa kalaban. Hindi nila tayo madamage. Oh. Grabe. Tingnan mo, parang nakikipag-slash sa ano, hangin. Parang hinahampas mo sila sa... Tingnan mo, kahit tumatalon, tumatama pa din. Oh! Ngayon ko lang na-realize. Sobrang ano niya talaga, sobrang OP. Tingnan mo, kahit tumatalon, isipin mo may hinahabol ka lang. Ang sakit nito. Isipin mo, ang bawas mo 2K kada isang palo, tapos pinagpapalo mo. Ah, kaso ang problema, ang mangyayari, di ba meron yung ano, kapag melee lang yung ginawa mong attack dun sa may ano, suspicious? Parang suspicious kill, di ba? May ganun, di ba? Parang napaka-suspicious na namatay yung isang player ng minelay mo lang. So, medyo feeling ko, hindi sila masyadong magkakaroon ng bounty. Pero at least, kung babawasan mo lang siya, bawasan mo lang ng kalahati. Hampas-hampasin mo ng kalahati tapos tsaka mo iskilan. Technically OP pa din eh. So halimbawa ayan, kalahati na siya ganyan, 'di ba? Kalahati na. Tapos tsaka mo iskilan, oh, ayan, bugbugin mo ng ganyan, oh. Bounty 'yan. Oh, instant bounty, easy combo. Oh my goodness. Ang sarap nito gamitin sa kalaban. Ito pa, isa pa 'to, isang malaking tubo. Let's go. Pinukpok ng tubo. Pinukpok. Tubo ginawang pamukpok eh. Tingnan mo, ang laking tubo niya, no? Parang tubo na ng factory yan eh. Alam niyo yung alulod, tapos yung nakakonek sa alulod, parang yun yung ginawa. Parang yun yung ginawa mong ano eh. Tingnan mo naman, napakalaki. Napakahaba pati. Para kapag tinamaan ka nito, mababago ka talaga dito. Panis. Ay, ito yung sword ng warden. Mahaba to, 'di ba? O sobrang haba ng sword ng warden. Wait lang. Oh my goodness. Ito yung pinakamahabang sword eh, kahit nung normal niyang state. Eh. So kapag ginawa natin siya sa Buddha, oh my goodness, ang haba. Oh my goodness. Bakit parang naapektuhan yung range? Parang sa sobrang haba. Hindi, napakahaba nung range nyo. Parang mas humaba lalo. Pero mababa lang naman damage nyo. So hindi mo to magagamit pang PvP. Pero kahit na, ang OP pa din. Tingnan mo, oh, pwede ka nang mag-grind nito nang hindi mo nilalapitan yung kalaban. Halimbawa, wala kang Buddha Fruit. Halimbawa, wala kang ano, kahit na ano, melee lang. Technically, kapag nag-melee challenge ako ngayon, kaya-kaya kong tapusin nyo ng ganito lang gamit. So ngayon, susubukan naman natin kung gagana kaya tong technique na to kapag unawakened yung Zay ability natin. Oh my god. So itong Zay ability, na-miss ko to. Ang liit lang. Oh my god. Batang angas, ano? Pati yung shark... Wait lang. Sa awakened ba na Buddha, pati yung shark fins ko nagiging dilaw? Ngayon ko lang napansin yan, ha? Parang wala ata akong shark fins sa Buddha ko na original. Tingnan. So itong Buddha natin, di ba? Hindi siya kulay dilaw. What? Ngayon ko lang napansin yun, ha? Bakit dun sa ano, normal na Buddha na hindi awakened, ano, kulay dilaw yung shark fin. Gusto ko din yun. Ang angas, tingnan yun, kulay dilaw. Ano, ang cute.
tuloy dilaw yung shark fins. Pero yun, syempre, ang pinaka-importante ay malaman kung malaki pa rin ba ang ating weapon kapag tayo ay nag-transform. Hindi, hindi siya malaki. So, hindi pwede. Oh my god, ano ba naman yan? Maganda sana kung medyo malaki lang yung weapon natin, hindi sobrang laki. Kasi sobrang laki kapag awakened yung Z ability. Maganda sana kung kalahati lang nito. Kalahati lang yan para mukha talaga siyang malaki na pwede mo talagang buhatin. Kasi ito mukhang hindi na makatotohanan. Hindi na makatotohanan yung ganito kalaki. Oh my god, tingnan mo naman. Well, actually, kung iisipin nyo, parang wala lang din siyang kwenta gamitin pampalevel kasi technically pwede ka naman magbuda, so hindi mo naman kailangan palakihin pa yung character mo para makagamit ka nito yung malayong range kasi nagagawa naman ng buda yun. So wala ring sense kung gagamitin natin itong pampalevel. Gusto ko lang i-share sa inyo mga kabarkadang itong na-discover ko sa public server at sana nagustuhan nyo at sana magamit nyo rin siya sa inyong pagpapalevel kung sakaling wala kayong buda, o diba? Siyempre, paano mo mapapalaki kung wala kang buda? So technically, meron kang buda. So wala rin silbi to sa inyo. Pero siguro mga kabarkada, dito na po tatapusin ang ating mini Black Soap Fruto episode. Maraming salamat sa panonood nyo. Tagsumuli, paalam. Tama po kayo na narinig mini Black Soap Fruto episode kasi wala naman tayo masyadong ginawa. Kung nakikita nyo naman kung ano-ano lang pinagagawa ko mga kabarkada, nang trip lang talaga ako sa episode na to. Kasi sobrang lakas na tama nung ano na to, bag na to. Tingnan mo naman.